Problema ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang inaasahang pagdagsa ng datos na manggagaling sa mga local government units. Partikular ang tamang impormasyon ng isang tao na nakatanggap na ng bakuna para mabigyan siya ng COVID-19 Digital Vaccination Certificate. Ang pinaka-critical na nakikita namin yung data readiness. Kasi depend, ang system could work, pero pag wala ka doon, it creates the impression na hindi gumagana ang system. Hindi naman maintindihan na common man yun eh. So important yung data readiness. So nililinis namin sa kakayanin namin yung tinatawag na obvious mistakes. Kaya ang sistema na ito ay paggagamit muna sa National Capital Region pagpatak ng Setyembre upang maperpekto ang proseso ng pagkuha ng VAC certificate. Ano ba ang Digital Vaccination Certificate o card na ito? Ito ang magsisilbing katunayan na ikaw ay nabakunahan na. Nakalagay dito ang iyong pangalan, detalye ng natanggap mong bakuna, may unique QR code rin ito para sa verification feature. Ito ay makukuha mo sa isang web portal o kaya naman sa mobile application na ilulunsad ng pamahalaan. Ito ang magiging unified na vaccination certificate na magagamit lalo na ng mga overseas Filipino workers. Maaga tayo masyado eh, excited tayo masyado eh. So, pagpunta ka sa UK at DDCC sila, at gusto nilang barilin yung ating VAC CertH na DDCC compliant, we can be proud to say that pwede siyang gamitin. Ayon kay Kaintik, may pagkakaiba ito sa kasalukuyang ibinibigay na yellow card ng Bureau of Quarantine. Ang VAC Certificate PH na ito ay libre at naaayon sa inilabas na panuntunan ng World Health Organization. Pero dahil nasa transition period pa lamang ito, kinakailangan pa rin na kumuha ng yellow card ng mga OFW na kinikilala ng 196 countries. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng DOH sa ibang mga bansa para matanggap ang ilalabas na VAC certificate. We convey our support and we are prepared to also undertake the necessary representations with foreign governments in the acceptance of the certificates that will be coming from the Philippines. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.